kaligtasan mo sa Alerto 24. May dating na rin palang kaso yung suspect na nahulikam na pumatay daw sa isang negosyante noong Disyembre noong nakaraang taon. Inamin daw ng suspect sa pulisya na binayaran siya ng kapitbahay ng biktima para patayin siya dahil daw sa away sa negosyo. Si Emil Sumangyo, naka-Alerto 24. Eksklusibo! 100,000 piso ang sinasabi ng Manila Police District Anti-Carnapping Unit na ibinayad sa suspect na si Muhammad Jabil Sinawilan para itumba ang negosyanteng biktima na si Armando Tudla sa Tondo, Maynila noong December 2012. Batay sa tactical interrogation, umamin na raw ang suspect sa pulisya na siya ibinayaran ng kapitbahay ng biktima sa Tondo para iligpit ang negosyanteng biktima bunsod ng awayan sa negosyo. Isang linggo daw nilang pinatong, isang linggo nilang pinuntaan, inikot-ikutan yung target nila. So nung nagawa na nila, after 2 days, binigay na yung bayad sa kanila. Murder ang kinakaharap na kaso ni Jabil na itinuturo ng MPD bilang ulo ng isang gun for hire syndicate at kabilang sa listahan ng mga most wanted ng PNP-NCRPO. Kung pagbabatayan ayon sa mga investigador ng kaso, ang mga dokumento na nakuha sa suspect, maging sa CCTV video, makikitang hindi bagito sa ganitong trabaho ang mga suspect. Meron silang meron silang instinct na finishing touch . So hindi nila talaga nilubayan yung biktima kahit nakatakbon. Bukod sa kasong ito, na-retrieve kanina ng pulisya sa record section ang mga arrest warrant laban sa suspect na may kinalaman naman sa mga kasong carnapping, frustrated murder at murder na umano'y kinasangkutan din ng grupong ito nito lamang Hulyo 17. Kasama sa naharap ngayon sa kasong murder, si Naguib Magalang alias Michael, ang tumayo raw lookout at nakunan din ang CCTV na nakabuntot kay Jabil ng barilin ng biktima. At si Raymundo Jobes ang nag-abot ng bayad sa mga suspect. Pinagkaharap na rin ng pulisya ang negosyanteng umano'y nagpatumba sa negosyanteng si Tudla. Emil Sumangil, Nakalerto 24.